Breaking news! Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos viral matapos isa publiko mismo ng Presidential Communication Office na may pinagdadaanan ngayon ang first couple. OMG, ano kaya ito? Samantala, Secretary of DILG Benhur Abalos may mabigat na anunsyo matapos ang kanyang press conference. Hala grabe, para kanino kaya ito at sino na naman kaya ang aarestuhin? At good news mga kabayan, dahil sa wakas, nahuli na ang mastermind sa kaso ni Governor Ruel Degamo case. At good news mga kabayan, dahil sa wakas, nahuli na ang mastermind sa kaso ni Governor Ruel Degamo na si former Congressman Arnie Teves. Ang problema mga kababayan, kung paano kaya siya papauwiin dito sa Pilipinas para harapin ang kanyang patong-patong na kaso. Nako, ang daming mga nagbabagang balita sa araw na ito. Kaya naman mga kabayan, huwag na nating patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating himayin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Pangulong Bongbong Marcos pati na ang unang ginang Lisa Marcos ay tinamaan ng trangkaso kasunod ng kanilang kabi-kabila ang schedule nitong mga nagdaang linggo. Matatanda ang niratsyada ni PBBM ang mga state visit mula pa sa Australia pagkatapos nagtungo sa Germany at Czech. At pagdating naman dito sa Pilipinas ay inasikaso at pinangunahan ang World Economic Forum para sa patuloy niyang plano na pausbungin ang ekonomiya sa Pilipinas. Sa update post ng PCO, ang first couple ay patuloy na nakakaranas ng mga sintomas ng trangkaso ngunit may mga nakikita namang improvements. At pinapayuhan sila na ipagpatuloy ang mga gamot, pahinga at hydration para sa ganap na paggaling. Ang ating Pangulo naman ay patuloy na nagtatrabaho sa kanilang tirahan, humahawak ng mga sulat at mga direktiba sa loob ng medical na payo. Inaasahan niyang ipagpapatuloy ang buong pampublikong pakikipag-ugnayan sa lalong madaling panahon. Kasunod nito ang kabi-kabilading pagbabatiko sa first couple na kaya daw sila nagkasakit dahil daw puro pasyal sila abroad. Hindi na ito nakapagtataka dahil kahit naman hindi magkasakit ang Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos, binabatikos pa rin sila. Kaya lang mga kabayan, hindi naman ito umuubra sa first couple. Samantala, sa ibang balita naman tayo mga kababayan, personal na nagtungo si DILG Secretary Benhur Abalos sa Sagbayan, Bohol upang tutukan ang masusing investigasyon kaugnay sa issue hinggil sa Chocolate Hills. Kasama ng kalihim si Undersecretary for External Legal and Legislative Affairs Attorney Juan Victor Llamas, at sila ay malugob na tinanggap ng mga Buholano sa pangunguna ni Governor Aris Aumentado at OIC Assistant Regional Director Attorney Ian Kenneth Lucero. Personal na binisita nila ang lugar upang magsagawa ng ocular inspection sa resort na tinayo sa paligid ng Chocolate Hills. Patuloy ang masusing investigasyon ng Air Force kaugnay dito. Sinabi ng kalihim na isa sa mga tungkulin ng DILG na magkaroon ng supervision sa mga lokal na pamahalaan. Idinagdag ng kalihim na lahat daw ng nakalap nilang mga dokumento at resulta ng investigasyon ay isinumite sa Office of Ombudsman. Matatandaang nagbanta si Abalos sa sinumang mahuhuling may kasalanan sa issue ng pagpapatayo ng mga resort sa paligid ng Chocolate Hills ay dapat mananggot sa batas. Tayo po ay nagtayo ng task force sa Bohol. Ang purpose nito ay para alamin po natin ang kung meron liability o wala kung sino mang tao, lalo na ang local government unit. Dahil ang isa sa mga mandato ng DILG is to supervise the local government unit. No? Ang sabi ko nga, kung wala namang kasalanan, wala namang problema. Pero nakita naman natin, sumalubong na lang sa atin sa swimming pool sa gitna ng isang site na sinasabi nga ng UNESCO, ito yung cultural heritage natin. Ang tanong, paano nangyari yun? Sinong gumawa nito? Dapat managot siya mga taong yan. Kaya inaalam natin. At dahil dito, nag-create tayo ng task force. No? Hawak ko nga itong creation ng task force na ito, no? Ito'y 2024-260, ito'y karamihan abogado. No? Ito ang team leader, si Attorney Juan Victor Llamas ng Legal Legislative Affairs ng DILG. Attorney Kevin Carpeso, siya yung mismong assistant ko to the secretary. Attorney Lanete, director ng Legal Legislative Liaison Service. Attorney Maria Elena Quebral, ang chief ng Trial Investigation Division. Attorney Michael, ang assistant division chief ng Trial Investigation.
Attorney April Aviarne Huerva, Trial Investigation Division, Attorney Benjamin Sabala, Chief ng Operations Audit Division, and Engineer Richard Cruz, no, ang Office of Project Development Services. So ito'y napaka ibang klaseng ad hoc committee ang pinorm ko. And as we are talking right now, nasa Bohol na po ang anim nito ngayon. Nag-iimbestiga na. There are 6 members of the team physically present in Bohol right now in Sagbayan. They are led by Attorney Quebral and Attorney Ben Sabala. So nandun na po ngayon at inaalam lahat ng mga dokumento na dapat malaman tungkol dito. Kaya nga ako, sinasabi ko sa LGUs, kung wala naman kayong ginagawa masama, walang problema ron. Pero ang mandato lang namin ay tukuyin kung talaga bang merong dapat panagutan. At isa lang ang mapapangako ko, ang dapat managot ay dapat managot. Titignan po natin ito, pinapat-check po namin, sinulatan namin ang alkalde to shed light on what happened, paano nangyari ito, at iba pang mga opisyales, no? Ito yung naibigay pa nung last week pa. We hope to finish this the soonest. Inuuna lang mo namin ang LGUs dahil yung po ang mandato po namin at yung ibang mga siguro mga corollary na mga ibang ahensya rito, lalabas at lalabas po yan. No? Antayin nyo po rito ang magiging report po namin. Iimbestigahan namin ang buong issue na ito. Ano yung mga dokumentong lumabas, paano lumabas ito at paano napayagan ito. Kung ito may pinayagan o hindi pinayagan, higit sa lahat ang mananagot po rito. At itong findings namin ay isasampu po namin sa Office of the Ombudsman. At ako'y nananawagan dahil ito'y iisa lamang. Ano? At ako'y may nagsabi sa akin, hindi lang daw isa ito, meron pang ibang lugar ito. Kaya nga ako'y nagpapasalamat sa mga media na nagsabi nito dahil hindi lamang tayo titigil dito sa Bohol. Marami tayong, alam mo, kalikasan nito eh, bigay ng Panginoon sa atin ito eh, dapat ito alagaan natin. Kung may alam kayong may binababoy na lugar, sabihin nyo lang ho kaagad sa amin at ipaalam para ma-actionan po natin. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Justice ang pag-aresto kay dating Negros Oriental Congressman at itinuturing na terorista na si Arnie Tevez Jr. sa Dili, East Timor kahapon alas 4 ng hapon habang naglalaro ng golf sa Tough Golf Driving Range and Bar. Si Tevez ay nahaharap sa maraming kasong pagpatay, kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at 5 pa nitong kasama. Ang pag-aresto kay Tevez ay naging posible sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas, kabilang ang International Police or Interpol, National Central Bureau sa Dili at pakikipag-ugnayan sa East Timorese Police. Sinabi ni Secretary of Department of Justice Boying Remulla na ang pangamba daw ngayon kay Tevez ay isang testamento sa kapangyarihan ng international na kooperasyon. Ipinapaalala niya na malinaw na mensahe na walang terorista ang makakatakas sa hustisya at mga bansa ay naninindigan sa pag-iingat sa kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan. Si Tevez, na naging paksa sa Red Notice, ay nasa kustodiya na ngayon ng Timorese Police habang ang kanyang extradition sa Pilipinas ay ginagawa ng National Central Bureau Dili Branch sa pakikig-ugnayan sa team mula sa Manila at Dili Philippine Embassy. Dinagdag din ng kalihim na ang paghuli kay Tevez ay nagpapatunay lamang na sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap at determinasyon, ang turismo ay maaring hadlangan at mapangalagaan ng kapayapaan. Sinabi din ng kalihim na mananatiling nakatuon sa pagbibigay ng regular na mga updates ang DOJ sa pagbabalik ni Tevez sa Pilipinas. Pinasalamatan din ng kalihim ang Philippine Law Enforcement Team at ang International Law Enforcement Partners sa kanilang walang tigil na pagsisikap sa paglaban sa kawalan ng batas tungo sa pagkamit ng kapayapaan.